Kamusta mga kabit-pip? Sa video na to ay magbibigay lang tayo ng mabilis na update para po sa mga magre-renew ng rehistro ngayong September 2022. Kung ang plate number mo or conduction sticker ay nagtatapos sa number 7, di ba dapat hanggang July lang yan? Pero good news po kasi extended pa din po yan hanggang ngayong September 30, 2022. Nagkaroon daw po kasi ng aberya ang IT system ng LTO nitong mga nakaraang araw. Kaya naman nagkaroon ng delays yung pagproseso nila sa mga nagre-renew ng rehistro. Ngunit ayon naman sa LTO ay unti-unti na itong nagiging stable ulit. Kaya naman inaasahan na magiging mabilis na muli ang pagproseso nito. Bukod sa ending plate number 7, kung ang inyong plaka naman ay nagtatapos sa number 8, di ba dapat po yan ay hanggang August lamang? Pero extended din po yan until September 30, 2022. Sa mga may ending plate number 9 naman, extended naman po yan hanggang October 31, 2022. At ang pinakauli ay ang mga may ending plate number 0. Extended po ang inyong rehistro hanggang November 30, 2022. Ngayon naman po, sa mga wala pang plaka or conduction sticker, hindi alam kung kailan ang schedule ng rehistro, unang-una po ay tignan nyo muna ang inyong OR. Kasi baka meron na po kayong plate number na nakalagay doon. Kung meron na, kung ano po yung huling dalawang number doon, yun po yung magiging basehan nyo para sa schedule ng inyong rehistro. Bali, kahit wala pa po yung pinaka-physical plate number na ikinakabit sa motor vehicle nyo, basta pag meron ng nakalagay na plate number sa inyong OR, doon na po kayo babase para sa schedule ng renewal ng inyong rehistro. Again, plate number po ha, hindi po MV file number. Ngayon, kung talagang wala pa kayong plate number sa OR, pinaka the best po ay pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. Saka nyo po itanong ang inyong schedule. Pumasok po kayo sa loob sa may assistance desk. Mabilis lang po yan, hindi kakain ng oras. Tapos ipasulat nyo na rin sa likod yung pinaka-schedule range ng renewal ng inyong rehistro. Ang kinagandahan naman sa bagong OR ngayon ay nakalagay na doon yung next renewal date natin. So naka-indicate na po doon kung kailan tayo babalik next year. Yan po ay sa bagong OR. Hindi pa kasi lahat ay nakapag-renew na ngayong taon, kaya posible na ang hawak niyong OR ngayon ay yung dati pa rin na talagang resibo ang itsura. Ngayon po kasi ang itsura na ay kasing size na ng bond paper. Kaya huwag po kayong magugulat kasi ganyan na po talaga ang bago ngayon. Tapos remind ko na din na kung wala pa kayong LTO portal account, ay gumawa na rin po kayo kasi hinahanap na rin po nila yan. Mabilis lang po yan gawin at libre lang. Kayang-kaya nyo pong gawin sa bahay gamit ang inyong mobile phone. Kung nahihirapan, meron po akong video na ginawa niyan, step-by-step guide kung paano mag-register sa LTO portal. At dyan ko muna tatapusin ang video na to. Sana po ay may nalaman kayo. Huwag kalimutang i-like at share to at i-follow na yan ako sa FB page ko. Until next time mga kabit, mag-abang lang at mag-subscribe.